11 games remaining. Yan na lamang ang natitirang laro para sa Lakers. Umaarangkada na nga mga kabaltok dahil tatlong sunod-sunod na panalo na sila. Kasama na nga ang panalo nila sa number 6 na Indiana Pacers. Ang tanong, lulusot kaya sila sa playoffs? Sino itong player na napalabas na ang totoong laruan? Yan nga ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Sa ngayon nga mga kaboltok, napapansin na naman ang Lakers habang lumalapit na ang playoffs. Kahit nga itong si Paul Pierce ng Boston Celtics, kilalang kritiko ng Lakers, ay tila ba humahanga na sa kanila. Wala daw duda kung gaanong patuloy na ginagawa ng Lakers, malaki daw ang tsansa nila sa playoffs. And so that's what you need coming down the stretch. You need to gather momentum. Yep. You need to play with confidence and start getting to a rhythm. I like what AD has been doing. He's been consistent lately. You know what LeBron's going to be. But the most important thing is that they're getting the other players involved. You're allowing Spencer Dinwiddie to go out here and shine. Austin Reeves. And if the Lakers are going to do anything in the playoffs, these guys got to have a rhythm. Yep. They got to have the ball. And if they continue to do that, they got a shot in a play-in. To make it to the playoffs. Kung sa bagay mga kaboltok, sa ganda nga na ipinakikita ng Lakers, huwag lamang may ma-injury sa core nila, talagang nakakatakot din naman silang makatapat. At sa 11 games na natitira, ang Lakers ay nagpapakita na ngayon ng lakas, nagiging consistent sa panalo. Kung hindi lamang talaga na-injury noon sa mata si Davis, baka tinalo pa nila ang GSW. At ang huling victim mga ay ang Indiana Pacers. Isang high scoring game, 150-145. At kapag talaga pumapasok ang mga bitaw ng Lakers sa 3-point area, mas nagiging mahirap silang bantayan dahil 48% sila sa 3. Yan nga ay kahit pa wala ang number 1 player sa 3-point area na si D'Lo. At dahil halos lahat sila sa loob ay triple threat, mga kaboltok, handang pumasa, handang tumira, handang mag-dribble and drive. Kaya naman, mas mahirap tantyahin ang galaw nila. Lalo na yung kanilang starting five. Isa pa mga kaboltok, mukhang napalabas na rin nila ang totoong laruan ni Spencer Dinwiddie. Ito na yata ang pinakamagandang laro niya mula nang mapunta siya sa Lakers. Dahil 26 points, 2 out of 3 sa 3-point area, shooting 8 out of 11 sa field. Siya ang humalili sa pwesto ni D'Lo dahil nga hindi nakalaro, pero panalo pa rin ang Lakers kahit wala nga ang kanilang best 3-point shooter. Kita nga natin dito sa play na ito mga kabolto, kapapasok pa lamang ng third quarter. Lakers up by 7. Ang linis ng loob mga kabolto, walang nakaputi sa shaded area. Sila lahat ay nasa labas. Narito kay Davis ang bola sa high post area. Hachimura at Austin Reeves nagsilbing sniper. Narito si Davis at hindi pa naka-establish ng posisyon. Sa oras na magbigay ng screen si Dinwiddie kay LBJ, so parang 3-man game na naman ito mga kaboltok. Si Davis naman ang nag-screen kay LeBron. Pero ito na ngayon si Dinwiddie, nakahanap ng maluwag na pwesto dahil nakapokus ang Pacers sa ilalim. Ang shooter na si Dinwiddie ay nakakita ng pagkakataon. Isang magandang pasa mula kay LBJ. At isang press ang nangyari. Nagbayad na diyan ang Indiana Pacers. Mga kaboltok, triangle offense na naman yata yan. LeBron, Dinwiddie at Davis. At sa huli, kinailangan nga siyam na player lamang ang gamitin ng Lakers, pero kahit ganyan ay sinibak pa rin nila ang number 6 sa East na Pacers. Isang decisive win mga idol. Matapos nga yan, 11 games na lang ang natitira sa regular season bago pumasok ang playoffs. At mukhang magandang schedule na kaabang sa Lakers dahil mahina na yung huling laban nila. Ang tanong, sa 11 games remaining, magawa kaya nila ang hanggang siyam na panalo? Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang, bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball to, ipapakita ang mga laro, mga tunay na pambato sa court. Dito ay pabilis, hindi ka pwede pa short. Papakita ang bakbakan sa loob ng court. Pagalingan ang dating, bawat puto sa ring. Basketball ang laban na
sa basketball talk. Basketball talk. Puso sa puso, laban ang pagalingan dito. Pabilisan at diskarte, yan ang